Ano-ano nga ba yung mga senyales ng ating mga inahin pagkatapos ng 90 days pataas? Simula nung napakastaan natin sila. Yan, so parang may sumisipa mga farmer. Ayun. So, focus natin. Baka makikita. Yun. So, confirm mga farmer na may buhay na biik dun sa loob. Kamusta mga farmer at welcome na naman sa ating panibawang vlog. So muli po tayo nagbabalik at pasensya na kayo mga farmer kung medyo natagalan tayo bago nakapag-upload ulit, no? So meron lang tayong mga importante mga bagay-bagay na inasikaso. At nagpapasalamat ako mga farmer sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga minamahal natin mga viewers, lahat ng mga subscribers, at syempre sa mga OFW na lagi nag-aabang at na-inspire natin sa ating mga ginagawa rito. So for today's video mga farmer, ang pag-usapan natin ay kung ano-ano nga ba yung mga senyales ng ating mga inahin pagkatapos ng 90 days pataas simula nung napakastaan natin sila. So ano-ano nga ba yung aabangan natin at para masigurado natin na talagang buntis sila at di sila nag-reheat ulit or naglandi ulit. So sa mga bago pa lang din sa channel mga farmer, huwag kalimutan mag-subscribe at pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips and tutorials at iba pang mga farming ideas na kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So sa ngayon mga farmer, meron tayo ditong apat na inahin, no, na napakastaan na. At yung iba nga rito ay nasa 90 days na at pataas simula nung napakastaan natin sila. So ito yung check natin ngayon mga farmer kung ano yung mga senyales na nila na sigurado na nagbubuntis na sila. So sa pag-check ng mga farmer ay dito nga papasok yung ating ginawang checklist, no. Yan, so napaka-effective dito mga farmer para nang sa ganun ma-monitor natin na maayos yung ating mga inahin kung naglanding nga ba sila at kung ano yung mga activities na ating gagawin during sa kanilang pagbubuntis. Yan, so sa mga nakapag-avail dito mga farmer at nakakalam na dito ay congratulations po sa inyo dahil sa marami na tayong natulungan nito mga farmer sa ating checklist na mga ginagawa dito. So sa mga hindi pa nakapag-avail nito mga farmer ay punta lang kayo sa Facebook page na Mahuma TV at i-search yung mga farmer yung ating in-upload na mga checklist doon. At kung hindi nyo makita mga farmer ay message nyo lang din ako at isa-send ko sa inyo yung mga files na ating ginawa. So ngayon mga farmer ay isa-isa natin, no, kung ano yung mga senyales na dapat ating aabangan para masabi natin na talagang 100% na buntis yung ating mga inahin pagkatapos na silang pakastahan or 90 days pataas simula nung napabulugan natin sila. So ito mga farmer yung pinakauna natin na inahin, no. So nasa 108 days siya simula nung napabulugan natin. At ito rin si White Mama ay nasa 95 days na rin itong mga farmer. At itong si Black Mama natin ay nasa 2 months pa lang ito simula nung napabulugan. So isa natin inahin doon na si Blackie ay kasabayan ni White Mama nung napakasaan. So ano-ano nga ba mga farmer yung mga senyales na abangan natin? So unang-una mga farmer, kapag tumuntong na ng 60 days yung ating mga inahin pagkatapos na silang mapakastahan at hindi sila nagpakita ng pag-reheat, no, or paglandi ulit, ay mapapansin natin mga farmer na unti-unting lumalaki yung kanilang tiyan. So makikita natin na parang unti-unti nang tumataba yung ating mga inahin, no, kahit na controlled feeding yung ginagawa natin. So dito mga farmer, sa 108 days natin na buntis ay talagang malaki na rin yung kanyang tiyan, no. So legit mga farmer na buntis. So kapag kaganon. At yung pangalawa dun mga farmer ay makikita natin siguro pag tuntong ng 90 days mga farmer, makikita natin na unti-unti nang namumuo yung gatas dito sa kanilang mga dede. So ayan. So parang busog na busog yung kanyang mga dede mga farmer at unti-unti nang lumalaki at napupuno na ng gatas. So legit na mga farmer na buntis yung ating mga inahin. So pangatlo mga farmer, kapag nakita na natin yung dalawang pangunahing senyales na yon, para ma-confirm talaga natin mga farmer na may laman yung tiyan ng ating mga inahin at buhay yung mga biik sa loob ay kakapain natin yung mga farmer habang sila ay nakahiga, no. So dito kakapain natin dito at kung mapapansin natin mga farmer at may maramdaman tayo na parang pumipitik or pumipitik dun sa loob. Yan, so parang may sumisipa mga farmer, ayun. So focus natin, baka makikita. So dito mga farmer, kanina may gumalaw. So sa akin kasi mga farmer ay humihinga siya, no. So kakapain na lang natin para maramdaman natin kung yun. So ayun mga farmer, parang may pumipitik dito banda. Yun, no. Yun. So
confirm mga farmer na may buhay na biik dun sa loob ng tiyan ng ating inahin. So sabi ko kanina mga farmer, nasa 108 days na yung ating inahin na ito na pinakauna natin na pinakastahan, yun dito. So kung napansin nyo mga farmer, dito kanina may gumalaw, dito may gumalaw, dito. So ibig sabihin mga farmer, marami yung buhay na biik dun sa loob. Ayun. So actually mga farmer, sa 90 days ay pwede na nating makapa, no? Or pwede na nating maramdaman kapag kinapaan natin sa 90 days na buntis natin na inahin. So maramdaman na natin yan mga farmer na merong gumagalaw na dun sa loob pagtungtong nila ng 90 days. Ayun. So 1 week na lang mga farmer yung antay natin at mga anak na rin ito. So dito mga farmer sa kanyang ari, no? Yan, namumula na rin. So ito rin yung sinyales mga farmer na talagang malapit ng mga anak yung ating inay, no? So kapag ka hindi natin nakita yung mga farmer, yung tatlo na yon, yung una, yung paglaki ng kanyang tiyan, yung pamumuo ng gatas, yan syempre kasabay na rin dito yung pamumula ng kanyang mga utong, yan. At kapag hindi natin nakita yung mga farmer sa panahon ng 90 days pataas, no, at nakita natin na namumula yung kanyang ari, ay magtaka na tayo dun mga farmer, baka at baka naglalandi pala yung ating inahin. So napaka-importante yung unang pinaka-importanteng sinyales o unang tatlong pinaka-importanteng sinyales na dapat ating abangan ay makita natin yon. So unang-una, yung paglaki ng kanyang tiyan, pangalawa yung pamuo ng gatas, at may gumagalaw na doon sa loob. So kapag hindi natin nakita yung mga farmer, ay magtaka na talaga tayo na baka hindi buntis yung ating mainahin. So etong checklist na ito ay actually personal ko na ginagamit talaga ito dito sa aming mainahin para mamonitor ko ng maayos at ma-check natin ng maayos at magawa rin natin yung mga activity na dapat din gawin sa ating mga buntis na inahin at masigurado natin na talagang masubaybayan natin yung panahon ng kanilang pagbubuntis. So dito mga farmer, nakalagay lahat yan. So nung pinakasanya natin siya nung August 9, tapos mga anak siya, expected natin na due date niya ay December 1. So ayan, at ngayon nga po ay November 25. Ayan, so dito mga farmer, lahat ng nakalista dito ay nagawa na rin natin. Yan, so kung makita natin sa remarks, yan, 18 to 21 days ng pag-check, 39 to 42 days ay nagawa na natin at wala siyang sign ng paglalandi. Yung ika 2 months niya or 60 days ay confirmation natin ng kanyang pregnancy. Then yung pagturok ng iron sa ika 90 days ay nagawa na rin natin. At yung pag-deworm, ganun din. At yung feed transition sa ika 100 days to 105 days, yan. So from gestating to lactating, at yung feed adjustment natin ay ginawa na rin natin. So from 3 kilos, ginawa natin yung 2 kilos para maiwasan natin yung pagka-overdue niya. At so kapag kasi mataba yung ating mainahin mga farmer at parating busog, kapag malapit na siyang manganak ay talagang magre-resulta yan mga farmer sa pagka-overdue niya. So dito mga farmer ay nakalagay rin yan dito sa ating checklist or medication program and management. Yan, so feeding guide natin sa buntis na inay, no? So dito rin yan nakalagay lahat ng gagawin natin. So from period niya, then uri ng pagkain dito rin, tapos yung dami ng pagkain at yung mga medication and maintenance na ating gagawin sa kanya. So itong lahat ng itong mga farmer ay naka-upload na dun sa ating Facebook page, no? So ang gawin nyo na lang, follow nyo yung ating Facebook page at search nyo yung mga checklist na ito. At kapag hindi nyo nakita mga farmer ay message kayo at isesend ko sa inyo yung mga files na ito. So yun lang muna mga farmer yung update natin sa ating mga inahin ngayon, no? At pasensya na talaga kayo mga farmer kung medyo natagalan tayo sa pag-upload ulit. At yun nga mga farmer, yung mga importante na mga sinyales na dapat natin abangan, no? Para masigurado natin na talagang buntis yung ating mga inahin at di natin sila makaligtaan kapag nagpakita sila ng paglalando ulit, ay pakasahan natin sila ulit. So napakalaking tulong talaga ng mga farmer yung ating checklist na ginawa. So ito talaga yung ginagamit ko personally dito sa aming mga inahin. Talagang napaka-effective naman. At marami rin yung naka-avail nito mga farmer at sila rin yung isa sa mga nagpapatunay na talagang nung sinunod nila ito ay naiwasan nga nila yung pagkakaroon ng problema sa kanilang mga inahin. Kasi nga sa panahon ngayon mga farmer ay walang lugar yung pagkakamali, no? At sobrang mahal ngayon yung mga bilihin, mga inputs, mga
vitamins na ating binibigay sa ating mga alaga. So napakalaking lugi yung mga farmer kapag nagkataon na hindi pala buntis yung ating mining. Kasi naghintay tayo ng 3 months, 3 weeks, and 3 days or total ng 114 days. Tapos hindi pala buntis yung ating minahin. So almost 10,000 din yung malugi natin doon mga farmer kapag nagkataon. So napakalaga na bantayan natin maayos, monitor natin maayos at gamit yung ating checklist na ito. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo sa ating mga subscribers at solid na supporters na lagi nag-aabang sa ating mga video. So yung mga farmer, shoutout kay Sir Efrin Biato, no? So ito yung isa sa mga laging nag-update sa ating kung bakit wala tayong upload. So ito na po yun, sir. Pasensya na at medyo late tayo parati na mag-upload. So may mga inisikaso lang tayo ng mga bagay-bagay. So shoutout din kay Ma'am Josephine Namok. Ganun din kay Sir Eddie and Luisa Mauricio from Aurora. Kay Sir Rodrigo Esplana. Kay Sir Roderick Ramores. Kay Ma'am Jesslyn Estelioso. Kay Zay Cabanyes. Kay D. Fernandez, yung bago nating kaibigan from San Diego, California. At isa rin sa mga na-inspire natin sa ating mga videos na ginagawa. So shoutout sa'yo, sir, at ingat ka dyan parate. Ganun din kay Ma'am Sai Irabon. Kay Mikay ng Antique. Yan, so shoutout po sa inyong lahat. Kay Ma'am Priscilla Oraleza. Kay Sir Choi Pares. Yan, at shoutout din at pabisita sa mga YouTube channel nila Jebugs TV, Tinigban Farm TV at kay Ma'am Lynn Promdi. So ayun mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto magpa-shoutout ay comment na kayo sa ating comment section. Para sa ganun ay may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sana po ay nakatulong itong video natin ginawa. At kung nagustuhan nyo man mga farmer at umabot kayo sa parting ito, ay huwag din kalimutan mga farmer na i-like and i-share yung ating video na ito para mas marami pa tayong matulungan ng mga baguhan at nagsisimula pa lang sa pag-alaga ng baboy. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga farmer, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips and tutorials at ibang mga farming ideas na kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So yung mga farmer, hanggang sa muli, happy farming!